Nagsimula sa patikim-tikim. Pumunta tayo ngayon sa paborito kong hopiaan. At syempre, bibili na rin tayo ng hamon. Meron yung katabing malupit na hamunan. Sigurado namang alam nyo to. Pero ipapakita ko lang ulit. At ipapaalala ko kung gaano to kasarap. Dito tayo sa Poquiaps o Quiapo. Nakahanap ako ng parking sa harap ng Fiati, sakto. Marami naman pwedeng paradahan dito. Gawa ka na lang ng paraan, hanap-hanap lang. Nandito na tayo sa una kong binibilhan ng hopia, ang Vienna Bakery. Marami naman nabibili dito pero nakagawian ko na ng hopia ang binibili. Yun kasi yung bubungad sa'yo pagpunta mo dito. May nag-iinit o nagluluto ng mga diced hopia dyan sa harap. Tapos, konting lakad lang mula sa Vienna Bakery. Same site. Makikita mo naman yung matagal na ring hopyaan, yung Kim Chong Tin. Marami rin klase ng hopya dito. Halos lahat natikman ko na dito eh. Pero siyempre meron tayong kanya-kanyang paborito. Ako, bibilin ko yung mga madalas kong binibili dito at papakita ko sa inyo. Tapos ilan tumbling lang ulit mula sa Kim Chong Tin, may malupit na ham. Alam nyo to, sigurado ko. Wala namang merong hindi kilala sa Excelente Ham. Dito sa Excelente, napaka-wide ng selection nila ng pwede mong bilhin na hamon. Pero sa amin, medyo napapagtripa namin binibili dito yung Chinese ham. Hindi yung pear-shaped ham, hindi yung American ham. Chinese ham talaga. Yung hamon na to, napaka-unique ng lasa eh. Sa una, pag hindi ka sanay, maaalatan ka. Pero pag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo na siya. At ito, meron ako ituturo. Tuwing nasa hamunan ako, bumibili ako ng paa ng hamon. Eh kasi masarap tong pang palasa ng sabaw. Sa chicken sopas o kung ano man ang gusto mong sabaw na luto, ibabad mo lang ng sobrang tagal, lalabas ang katas na sobrang sarap niyan. Game changer yan. Subukan natin yung sandwich nila. Medyo nagutom na rin ako. Game. Subukan natin yung mga pinagbibili natin dito. Sa Vienna muna, in order ng pinuntahan natin. Dito sa Vienna, nagulat ako sa lasa ng hopiang baboy nila. Ngayon ko lang to binili. Napakasarap nung feeling nito. At mainit kasi. Tapos yung lasa nung sibuyas niya, hindi naman nakakasindak. Kita mo pa nga yung hibla-hibla ng ibang sibuyas, pero saktong-sakto lang na complementary dun sa tamis ng hopya niya.
hindi ako mahilig sa hopiang baboy eh. Pero ito, parang nagustuhan ko at gusto ko nang balikan. At ito pang isa, ngayon ko lang din to binili, yung ube hopia sa Vienna. Nagulat ako, masarap na masarap to. At sobrang impressed ako dun sa crust ng Vienna hopia. Flaky siya, tapos gusto ko yung medyo flat yung hopia niya. Ang ganda ng size. Sarap talaga ng hopia pag mainit. Wala nang tatalo pa sa bagong lutong hopia, di ba? Masarap yung ube. Pati yung outer layer nila may alat. Para may lasa. Alam mo yung sinasabing salt to taste. May ganun lang, may hint lang. Eksakto na pangontra nga dun sa mismong dessert. Masarap yung ube. Pag dalawang beses ko na sinabi, eh, masarap talaga yun. Mm. Sa Vienna, parati kong binibili doon yung diced hopia eh. Paano yun yung niluluto sa bungad parati? Tatawagin ka ng itsura niya. Parang yung mga nagbebenta ng diced hopia sa labas ng grocery. Galing ng marketing eh. Talaga mapapabili ka. Agaw pansin naman talaga kasi yun ang sasalubong sa'yo pagpunta mo sa Vienna. At bukod sa magandang kulay niya na dilaw, napakabango rin niya. At ibang-iba nga rin nga pala yung nakabalot dun sa ordinary hopia nila sa diced hopia. Mas malambot yung nakabalot sa diced hopia. Masarap yung munggo na ginagamit nila, yung dilaw na dilaw. Ewan ko ba, tamang-tama yung timpla. At wala talagang tatalo sa bagong luto eh. Ngayon, dito sa Kim Chong Tin, ang napapagtripan kong bilhin eh yung parang kasing size lang din ng diced hopia. Pero bilog, maliliit na bilog. At kaya dati pa akong bumibili dito eh kasi may signature din tong sunog-sunog na outer layer ng hopia. Kaya tinanong ko, ba't ba ganun yung pagkakaluto? So sinabi nila na meron kaming special oven na yung dati pa namin ginagamit. Yun naman pala. Talagang pugo ng gamit nila na kahoy ang gamit na panggatong. Kaya naman pala sobrang bango ng hopia nila. E may sikreto naman palang pagkakaluto na sobrang pinaghirapan. Okay, gusto ko to. Tingnan nyo naman yung produkto. May sunog-sunog pa sa ibabaw na may pampa-extra lasa. Okay, hinali ko yung may itlog na maalat. Sa Kim Chong Tin. Baga may evento. At gaya na sabi ko, merong extra amoy usok yan. Kasi nausukan ng kahoy. Pampasarap talaga. Masarap na masarap na masarap na masarap. Feeling mo special jumbo pao. Parang ang kumain ng hopia yung merong salted egg. Pag mahilig ka sa itlog na pula, swak na swak sa'yo itong hopia na to. Ang ganda ng kombinasyon. Not so sweet na munggo. Tapos medyo smoky na hopia. Medyo malutong yung labas. Tapos itlog na maalat. Ang sarap. Kaya naman talagang gustong-gusto kong bumili ng hopia dito sa Quiapo, bagong luto. Ramdam na ramdam mo pag kinuha mo yung pakete, medyo mapapasok ka pa. Alam niyo yung parang tinugtugan ka ng live kesa sa pinakinggan mo lang sa CD. Ganon din sa pagkain eh.
niluto, kakaluto pa lang. Tapos kakainin mo na iba yun. Iba yun kesa sa naka-pre-pack, kesa doon sa niluto talaga, bagong hango. Yun ang charm na to. Subukan natin tong ham nila. Medyo feeling ko nabudol ako doon, ah. 100. Medyo malungkot yung itsura ng gulay, eh. Sana mas marami pa. Tingnan natin, bigyan natin ng pag-asa. Malasa naman ata yung ham na yan, eh. Grabe yung konti ng gulay, oh. Sa ibabaw lang. Pakita ng tao. Grabe. Sige na nga, game. Binawi sa lasa. Hindi siya American ham. Chinese ham. Yung malasa-malasa, maalat. Smoky. Gusto ko. Gusto mo yan? Masarap siya. Nandito yung ano yun. Yung ham sauce. Punong-puno nga ng Chinese ham flavor yung sandwich. Ang sarap. Sana lang mas marami pa ng lettuce. Masarap. Feeling ko ito yung trimmings. Kasi medyo ano na siya, eh. Nahimay na. Pwedeng nandun na concentrate yung drippings ng ham. 100. Hati tayo. Pwede na. Kung gutom ka. Side drip lang naman talaga yung merienda na yun. Pero next time, pag available na to mga to, titikman ko rin yan. Wala lang kasi ngayon. Pero subukan na natin yung ham. Kamayin ko na, akin to. Ham with taba. Ang sarap. Chinese ham ng Excelente. Ito yung originally na hindi ko gusto nung bata ako kasi naaalatan ako sa Chinese ham. Pero ngayon, nakaka-addict na yung lasa nito. Yung dating iniisip kong parang lasang cabinet to. Yung pala yun yung woody taste nung ano, smoke. Iba yung ham ng sandwich, iba yung Chinese ham. Ito hindi kasing alat. Kasi ito may, yung alam mo yung nag deep brown na siya. Or pwede rin niluto, kaya naging brown na brown. Susubukan ko yan pag uwi sa bahay. Ham two ways. Yung mini-microwave at saka yung pinrito. Subukan natin. Para lang kompleto-kompleto yung Quiapo experience natin, eh dapat meron ding globe lumpia. Mabibili yan doon sa may dating globe theater, sa may globe building. Nandun din yung Mamon look na sayang sarado na. Okay, dumating na yung in-order kong globe lumpia. So, pwede ka nang hindi pumunta sa Quiapo dahil meron silang delivery. Search nyo sa FB page nila. Nandun yung proseso kung paano. Pero itong globe lumpia, kung paano ko naalala mula nun dati, ganun pa rin. Siya yung pinaka hindi malaki dun sa batch ng mga sikat na lumpia. At siya rin yung pinakamura. Yung iba kasi nasa 80, 100 plus. Siya dating parang 20 lang ata o 25. Kung ngayon nasa 30 na, 31. Pero ganito kalaki. Kayang-kaya mo ng kamay. At dalawa agad yung kakainin. Tapos ang globe lumpia, mabango-mabango. At basang-basa siya. Basang-basa talaga.
Ang naaalala ko dito sa Globe Lumpia ay parang lumpia ng ano yun, ng Iloilo o Bacolod. Yung lumpiang ubod nila. Medyo ganun. Pero ito yung mas basang version. Pareho kasi sila ng size, kaya ako na ikukumpara eh. Tikman natin. Yun pa rin siya. Mula sa pagkakaalala ko kasi medyo matapang ang flavor nitong lumpia na to. Yun na yun pa rin. Okay. Pag kinain nyo siya, ang bubungad na flavor agad ay yung durog na peanuts at garlic. Parati kong naaalala na ito yung pinakama-garlic na lumpia. Kasi pagkakain mo, ninuya mo, hahabol yung sting ng hilaw na garlic. Hilaw na garlic yun eh. Actually, yun ang nagpapasarap. Siya yung pinakamagarlic. At, hindi mo nalalagyan ito eh. Pwedeng hindi eh. Kasi, on its own, buhay na siya. Hindi ko alam kung sa paggawa nito, nilagyan na siya ng sauce. Pero, napakasarap nga. No? Pati yung pagkagasay na to, malasang malasa. Hindi siya dinaan sa dami ng carrots. Kung titingnan mo, bland lang yung color niya. Green and parang kung anong gulay ito, hindi ko alam kung papaya, sayote. Pero wala siya masyadong, wala siyang tofu. Basic siya. Ang meron lang siya yung green na lettuce. Yun na. Sa tingin ko, ginandahan yung pagkakagisa ng gulay. Nandun yung lasa. Nandun yung secret. At saka yung kombinasyon ng bawang, nung durog na peanuts. Ewan ko lang kung nilagyan pa to ng sunshine na kadalasan yung, yun yung ano eh, lilinyahin mo ng sunshine ng hot sauce eh. Tapos ibabalot mo na. Malamang meron kasi may pula-pula yung iba eh. May magic talaga yung lasa nitong sunshine na to. Masarap na masarap pa rin. Ganun pa rin yung lasa ng Globe Lumpia. Walang kapareho doon sa mga kasabayan nila. Meron siyang pinaninindigan na timpla, size, which is good kasi uniquely Globe Lumpia. Sobrang sarap. Siyempre naman, kakainin ko rin siya ng may sauce. Nandyan na eh. At saka meron din kasi dinadalang sarap yung sauce na yan. Kukontra siya dun sa ano eh. Medyo maanghang na lasa nung lumpia ng globe. Mas masarap pa, bukod dun sa anghang ng bawang, lalagyan mo rin ng extra mo na hot sauce. Ang sarap at ang mura lang din talaga ng Globe Lumpia. Kaya pag nagawi kayo sa Quiapo, ikutan nyo na yung Globe Building. Okay din kumain doon eh, although maliit lang yung lugar. Iba rin na gagamit ka ng kutsarang butas. Hindi ko maintindihan kung bakit butas. Sabi nila para daw hindi iuwi ng customers. Or, order ka na nga lang sa bahay. Pwede. Okay, subukan natin yung niluto naman kasi hindi natin ma-achieve yun sa pagkain sa kotse. Yung isa ginawa ko, pinrito sa sobrang konting mantika. At saka yung isa, may microwave ko. Parang gusto kong unahin yung pinrito.
Hinintay ko lang na medyo maging transparent ang konti yung taba. At saka masunog-sunog yung outer. Para mala bacon. Bacon na hindi masyado pinalutong. Kasi bumango na siya eh, tapos hinango ko na. Subukan natin ah. Ubod ng sarap nun. Grabe. Ako hindi ako mabili ng bacon. Hindi rin ako mabili ng ham. Kaya ngayon, tuwang-tuwa ako sa natikman ko. Sobrang bagay na bagay sa pandesal ng neutral flavor. At medyo crunchy yung labas. Nakabili kasi kami ng pandesal na yung traditional, yung crunchy pa yung labas. At wala siya masyadong lasa. Wala ang tamis ng pandesal. Bagay na bagay dun sa Excelente Ham. Nag-iba siya nung pinirito. Para, actually, para siya naging ano eh. Bacon na nga eh. Bumango eh. Lalong bumango nung pinirito. Sa pakulat ha. Yung sobrang sarap na lasang usok ng bacon, eh nangyari dito sa hamon. Ewan ko, sobrang sumarap nung pinrito ng kaunti. Grabe. Alam niyo yung sarap niya, ewan ko, dito lumalabas eh. Pagkanguya ko, aangat ngayon dito sa may banda nostrils yung flavors ng ham. Sinasabi kong mala bacon experience kasi cured ham to eh. Yung mga lasa niya bumabango pag pinrito, so may alat na siya, intense yung flavor niya eh. Ang gusto kong isipin eh, natetame mo yung alat niya pag pinrito mo siya ng konti at lumalabas pa yung flavors na ginamit sa curing pag niluto mo. Okay, yung Excelente Ham, dahil pwede mo naman siyang kainin ng hindi niluto, hindi naman ibig sabihin kakainin mo siya na hindi mo iluluto. Parang yung spam. Di ba yung spam, pag nihiniwa mo yun, pwede mo na rektahin kainin eh. Pero mas masarap siya pag pinrito mo. Tapos two kinds of ano pa, prito ang pwede. Pwedeng nag semi-brown lang labas at yung iba gusto yung pritong-prito. Kaya ganoon din tong Excelente Ham. Ibang animal din siya. Iba yung sarap niya nung pinrito siya. Hindi ko pa nasusubukan yung ano, yung may microwave. Pero pag niluto mo, parang matetame yung ano, yung alat. At magiging mas bold yung flavor. Parang parang bumilog eh. Ganoon yung nasa utak ko eh. Lumalabas nga sa ilong ko yung ano eh. Yung flavor na mala bacon na yun. Kasi nga, may kahoy, may smoke element yung Chinese ham. Sobrang sarap lang talaga. Kontrahin natin ang lasa ng itlog. Sarap naman ang almusal na to. Okay. Nalinis na yung panlasa natin. Titikman natin to ngayong microwave na ham. Nung may microwave siya, ganun din ang nangyari. Medyo naging transparent din. Though di naman talagang see-through. Pero naiba yung itsura nung white taba. At medyo naging mamasa-masa siya na yun, medyo nga translucent na. At syempre, pag niluto mo kasi lalambot siya ng konti. Ang ham naman, sa ref mo ilalagay eh. Tapos pag may micro mo na sandaling-sandali, magiging moist siya eh. Huwag mo lang i-overluto at baka tumigas. May nilabas din siyang amoy after na
ma-micro. Tingnan natin sa sandwich with pandesal and my favorite mayonnaise. Parang bitin sa akin na, bitin yung experience ko pag kumain ng ham nang walang mayonnaise. Parang mas lumalaki yung lasa yung experience ko pag may ham lalo na dun sa pag may mayonnaise, lalo na sa tinapay. Subukan niyo rin. Kasi sa akin pag yung sandwich spread na may mga pickles, medyo nakakaagaw siya. Hindi na niya kailangan agawin yung lasa ng masarap na ham. Yung mga pickles na yan, yung mga tamis. Medyo semi-neutral yung mayonnaise. Subukan na natin. Okay. Wow. Ang lupit. Parang may ibinubulong sa akin yung mga kinakain ko eh. Masarap din to. Yun nga lang, yung parang bacon na nangyari dun sa pagkaprito, hindi masyado evident dito sa sandwich na to. Though iba pa rin yung lasa niya dun sa hilaw na, hindi naman hilaw, sa hindi pinrito o hindi man lang ininit, straight from the box. Dun sa tatlo, parang gustong-gustong-gusto ko yung medyo pinrito. Na hindi sunog ah. Depende rin pala sa kakainin nyo. Kung saan yung ibabagay. Kung sa pandesal, grabe to. Champion to. Ang sarap. Ang sarap. Ngayon ang tanong pumila ka na ba? O nakabili ka na ba ng hamon ng Excelente? Aantayin mo pa ba mag-Desyembre? Pipila ka ba ng sobrang haba? Ang dami nagtitiis niyan pag malapit na ang Pasko. Akala mo pila sa loto na milyon-milyon ang mapapanalunan. Baka naman ganun nga ang pakiramdam pag nakabili ka o nakapaghain ka ng masarap na hamon nila. Naaamoy ko ng kastanyas, naaamoy ko ng hamon. Napakalapit na ng Pasko. Pero ang tanong nag-subscribe na ba kayo? Yun!